Mga kapatid, sa banyang pagdurog ng ito, ilang pahabi po ng ating paghahanda sa panahon na huling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Nagtuloy natin para po sa ating mga panglang na umulang po sa lugar ko ito sa area 6 and 7. Natupang maging karapat, dapat tayong gumanap pag-isiyan natin ang ating mga sinan ng mga pagkukulan. Inaamin ko sa mga pangyayos at sa inyo ang mga kapagod. Sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pagkukulan, kaya sinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga mayroon at kamangyayos. At sa inyo, mga kapatid, kami panalangin sa Panginoong ating Diyos. Nawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang maraming magkapangyarihan po ngayon mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagkapakasakit na kusa namin pangyagpilisan ay magdunod ng kabutihan sa aming kalooban sa gawang pangamalasakit sa aming ugalik-asa sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Magtaintim na manalang sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat.
isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at mga labi namin ay linisin mo. Bigyan mo kami ng kababang loob upang dinggin ang mabuting balita mo. Upang dinggin ang mabuting balita mo. Inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon samantalang dumarating sa mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan inilarawan nang nangyari kay Jonas, kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa laing ito ang anak ng tao. Sa araw ng pag-uukom, titindig ang reyna ng timog laban sa laing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sabagat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na dihamag kay Solomon ang narilito. Sa araw ng pag-uukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at nahatulan ng kaparusahan sabagat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit, higit na dihamag kay Jonas ang narilito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Itumuloy ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo. Tayo ay binabalaan ng ating Panginoon Jesu Kristo na huwag tumulad sa mga tao na kausap niya ng 2,000 taon ang nakalilipas. Bakit ito? Sabagat ang sabi ni Jesus ay napakasama ng lahing ito. Well, hindi lamang po ang tinutukoy ni Jesus ay ang mga Israelita. Ngunit ito ay applicable sa sinuman na katulad ng mga Israelita ng panahon ni Jesus ay naghahanap ng tanda. Bakit napakasama ng lahing ito dahil sa paghahanap nila ng tanda? Well, alam niyo sa kapanahunan ngayon, ang tao ay naghahanap ng tanda ngayong panahon na ito. Bahagi yung siguro ng ating pagkilos at gawa ng dami ng tao. Kapag ikaw ay naghahanap ng trabaho, maraming hinahanap sa iyo. Hinahanap sa iyo ang birth certificate mo. Kapag ikaw ay kukuha ng iyong kung tawagin po natin ay pension, kinakailangan magpipresent ka ng birth certificate mo, kinakailangan ipresent mo na ito yung kabimbawa ngayon sa
sa ESIS ba yun? No? Kapag kayo public employee, ikaw ay sa ESIS. No? Kapag kayo ay 60 ginakadaan, ipakita mo ang may picture ka. No? Kung hindi mismo ikaw makakapunta roon sa office, kinakailangan may picture ka na yung hawak mo ay yung newspaper ng araw na ito. No? Hindi yung kahapon. No? Madagal na yung araw na ito tsaka yung anak mo o yung kapatid mo pupunta roon para i-present kung ikaw hindi mismo makapupunta roon. No? So, yan ay tanda na ano, ikaw ay buhay pa. No? Eh, ipinapakita para ikaw ay pinipagdating mo ng kaarawan mo. No? Every time na ikaw ay magbe-birthday at i-renew mo, no? Para makakuha ka ng pensyon. No? Yun ay isa po lamang. No? Ngayon, makita po natin. No? Ngayon, kinakailangan ng mga papeles. No? Kinakailangan ng sa mga transaction ngayon. Kapag ikaw ay magkatrabaho, kinakailangan ikaw ay may birth certificate. May NBI. Na masabi na ito ay walang nilalabag na batas. Yun ay mga palatandaan na hinihingi ng kapanahunan na ito. Na kung mapapansin po natin, ay naging maliwanag o para masabi natin na itong taong ito walang record, walang masamang record, na ang taong ito ay talagang ang sinasabi niyang edad niya ay ito, itong bagay na kung saan ay magpapatunay. So kailan ba yung kahapon o ata ano? O nung isang araw may lumapit, Father, ay nagtatanong kasi yung daladala niya, wala siyang yung pangalan ng kanyang anak, hindi naka-record sa NSO. Hmm? Hindi naka-record sa NSO. Eh, gusto mong pabinyag. Hmm? Eh, sabi ko naman, kaya lang ho tayo kumukuha ng birth certificate bago magpabinyag. Ay para hindi ho magkagulo sa pangalan. Hmm? Yun lang naman ang problema eh. Kasi kamisan sinasabi na kapag magkaiba ng pangalan sa gobyerno at ibang pangalan sa simbahan, kumisan ang sinisisi ay ang simbahan. No? Kasi iba yung pangalan sa simbahan, iba yung ginagamit sa kanyang pag-aaral o sa kanyang mismong munisipyo. Kaya naman natin kinukuha yun. Pero ang binyag, walang problema. No? Kaya binyagan natin ng bata, kaya lang ayaw natin na magkaroon ng kaguluhan later on ng record. Pwedeng binyagan mo yung bata. Kahit na wala pa siyang birth certificate, kasi sabi pa, pwede magbinyagan muna at saka siya mag-relate registration. Pwede naman, ha? Kaya lang, liwanagin ninyo, no, na yung gagamitin ninyo ng pangalan sa binyag, yun din ang gagamitin ninyo sa birth certificate. No? So that, sabi nga, hindi maging komplikado ang buhay natin. No? Pero yan, yung mga tanda, no? Mga paratandaan, hinahanap yun ang tao. Well, natural yun kasi bahagi yun ang tao sabagat napakarami na natin ngayon. No? Hindi ho katulad noong mga nakalipas sa panahon na yung magkakabarangay magkakilala. No? Ngayon, ay hindi na magkakilala ang mga taga-barangay. No? Kahit na nga yung dito na lamang sa village na ito, eh, no? Ay mukhang hindi na tayo magkakakilala ka. No? Sa dami ng tao. No? At maging bahagi, kahit na nga po kuminsan yung mga naglilingkod sa simbahan, no? ay hindi rin magkakilala. No? Bakit? Iba yung nagsisimba sa Monday, no? Iba yung nagsisimba sa Tuesday, no? Iba yung nagsisimba sa Wednesday. No? So, kaya kuminsan hindi rin masyado. Yung iba kuminsan nagkakakilala. No? Pero kahit na kuminsan hindi kayo magkakilala, no? Kahit na sabihin natin ay mga kasapin na ugaisong pang simbahan. Pero ito yung bagay na kung saan ay makita ko natin. Yun ay pamantayan ng tao. Ang sinasabi ni Jesus ay isang pamantayan sa pakipag-ugnayan sa Diyos. Kaya sinabi niyang napakasama ng daing ito sapagat naghihingi ng tanda
ay kung makita po natin ay 2,000 years ago na sinabi ito ni Jesus. Pero bakit sila ay masama yung lahing ito dahil sa humihingi sila ng tanda? Ano? Dahil hindi dahil sa wala silang tandang nakita. Ngunit dahil sa ayaw nilang tanggapin si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas. Yun yung problema ng mga kausap ni Jesus. Ayaw siyang kilalanin. Kaya ano, hinahanapan pa siya ng tanda. Ang sinasabi ni Jesus, narito na ako. Hindi dahil sa ikay naghahanap ng tanda sapagkat hindi mo ko kinikilala. Hindi mo nakikita. Nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapangaral ng mabuting balita. Bumubuhay ng patay. Gumagawa ng napakaraming kababalagan. Kaya lamang, bakit? Ayaw nilang kilalanin si Jesus. Kaya kahit anong tanda ho, na ipapakita mo, kapag ayaw kang kilalanin, ay wala. Wala hong mangyayari. Wala kang patutunguhan. Bakit? Dahil ayaw kang kilalanin. So wala naman ng problema kung ito ay bawat lang pagkakilala. Kaya lang ho, isang pagkapahayag na kung saan ay nawa ay makita na niyang reference, kung mapapansin po natin, ay kinote ni Jesus si Jonah, si Jonas. Bakit to? Ay, si Jonas yung walang credential. Hindi siya taga Nineveh. Siya lamang ay niluwa ng balyena doon sa Nineveh. Yung Nineveh kasi ay isang